Hey guys, welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, magkukulot ako ng hair talaga. So ang dami kasing nagre-request sa inyo ng hair tutorial kung paano ko daw kinukulot yung buhok ko. So ito na, gagawin ko na siya para matuto kayo kung paano ko daw ginawa ang arte ko. So kung gusto niyo makita kung paano ko kinulot yung buhok ko, just keep on watching. Papakita ko muna sa inyo yung hair ko bago ko siya ikulot. Sobrang kapal ng buhok ko. And story time muna tayo. Nung bata ako, siguro mga elementary, sobrang kapal ng buhok ko, as in, tapos sobrang buhaghag niya. And nung nag-grade 6 ako, nag-start na ako magpa-rebond para maging straight naman siya. Hanggang sa nag-high school na ako, nagpa-rebond pa rin ako. Pero nung nag-college na ako, nag-stop na ako magpa-rebond kasi ayaw ko na nang sobrang straight yung buhok. Kasi gusto ko yung may shape na siya. Yung, basta ayaw ko lang sobrang bagsak. Kaya, mabuti, hindi na bumalik sa dati yung buhok ko. Dito lang sa ilalim, medyo wavy siya oh. Pero buti na lang dito sa taas, straight pa rin. Mas gusto ko kasing may volume or shape yung buhok ko para hindi boring, parang ganun. And yung color pala ng hair ko, sa mga nagtatanong, sabi nung hairstylist ko sa Exa Salon Legazpi, yung nilagay niya daw na color sa akin is ash and stuffy, yun daw yung minix niya. Maganda siya, maganda yung color niya, pero nagpe-fade na siya and tumutubo na yung buhok ko dito. Kailangan ko na magpa-retouch ng hair color para maging maayos naman siya. And after ilang months pala, nung nagpa-color ako sa sa salon, nagpalagay naman ako ng blonde highlights sa Asta Urban Salon sa Circuit Makati. So, yan. Kaya, medyo parang madaming color yung buhok ko. Mabuti, maganda naman yung kinalabasan niya. Pero, kailangan ko na nga magpa-retouch kasi tumutubo na yung buhok ko. And, gusto ko magpa-bangs. Ayoko ng full bangs. Yung, ano lang, parang window na bangs. Basta, sana bumagay sa akin pag nagpagupit ako nun. Hindi pala ako naglalagay ng heat protectant spray pag nagbo-blower or nag-curl ako ng hair. Pero, dapat maglagay na siguro ako para hindi masira yung buhok ko. Gusto ko itry yung sa Tresemme or yung sa L'Oreal, yung heat protectant spray nila, pero hindi pa ako nakakabili. Comment down below kung ano yung alam nyo magandang heat protectant spray. And hindi pala ako nagbo-blower everyday. Pinapatuyo ko lang yung buhok ko. Nagbo-blower lang ako pag nagmamadali ako, tas kailangan ko magkulot. Saka lang ako nagbo-blower. Yung gagamitin kong pangkulot is ito. So yung tawag dito is curling wand. Iba siya sa curling iron kasi yung curling iron, sa pagkakaalam ko, yung iniipit siya. So ito, tawag dito curling wand kasi mukha siyang wand. And yung binilan ko nito, nakalimutan ko na. Nawala na kasi sa contacts ko, pero sa Instagram ko to binili. And may nakita akong account sa Instagram, nagbebenta ng mga hair tools. So yung candy blush hair ba yun? So ililib ko na lang yung link sa description box para i-check nyo. Pero feeling ko, dun ako bumili. Pero kung hindi ako dun bumili, dun na lang kayo bumili. Matagal na rin pala to sa akin. Siguro mga 3 years or 2. Madami na kaming pinagdaanan nito. Napaso na ako nito dito sa joke. As in, nagmarka siya, color black. Akala ko hindi na matatanggal yung peklat. So, nilagyan ko lang siya everyday, as in, everyday nung Lucas Papaw. Sobrang effective noon, as in, sobrang effective. Akala ko talaga hindi na siya matatanggal. Mga ganito siya kalaki. Parang ano siya, birthmark. So, hindi ako mapakali. Meron akong Lucas Papaw. Sabi, pwede daw yun sa burns. So, nilagyan ko siya, as in, everyday talaga. Talagang sinagaan ko siya. Hanggang sa after a week, nung naglalagay ako nung Lucas Papaw, nahulas yung color brown, super effective niya sa burn. Kaya pag napasok kayo, lagyan nyo na agad ng Lucas Papaw. Hindi pala ako nagsusuklay masyado ng buhok ko. Nagsusuklay lang ako after kumaligo. And sa buong araw, hindi na ako magsusuklay ulit. Depende, pag andyan si mama, siya yung nagsusuklay ng buhok ko. Kasi ayaw niyang magulo yung buhok ko. So, hinahati ko muna sa gitna yung hair ko pag nagkukulot ako. Depende sa mood ko. Paminsan, nakaside na. Paminsan, hindi. Pero ngayon, i-straight ko muna yung hati. Straight ba yan? Parang zigzag. Katsupoy lang. Sinaksa ko na yung curling wand ko and pinapainit ko lang siya. Pero mabilis lang siya uminit, kaya okay yun. Hindi ko na kailangan maghintay ng matagal. And yung ibang nagkukulot, diba, sinesection muna nila yung hair tapos mag-start sila dito sa baba. Pero ako, hindi ko yun ginagawa kasi pag ganun yung ginagawa ko, parang sobrang organized. Ewan ko kung tama yung word ko. Pero parang sobrang ang ayos ng kulot ko pag ganun. Ang gusto ko kasi yung kulot is yung magulo lang, yung messy, tapos yung wavy na kulot lang, yun yung gusto ko. So, hindi ko na siya sineseksyon. Kinukulot ko lang siya kung ano yung makuha kong buhok. Ganun ako magkulot. Mamaya makikita nyo. Itong curling wand na to, hindi ko siya marerecommend sa mga beginner. Sa totoo lang, mahirap to gamitin and nakakapasok talaga siya. Kaya dapat ingat din pag ginagamit to. Siguro gagawa na lang ako ng separate video kung paano magkulot ng hair using flat iron kasi mas madali yun. Pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin ko kasi ito talaga yung ginagamit kong pangkulot. So, mainit na siya. Nakikita ko na yung
init niya. Sana hindi ako mapasok. And hindi ko alam kung paano siya i-explain. Kung hindi ako nakakasalita, tingnan nyo na lang kung paano yung ginagawa ko. So, dito ako nagsistart sa unahan. And then, siguro ganito ka kapal lang na buhok. Or paminsan, kinakapalan ko ng ganyan. So, itong curling wand, ilalagay niya siya dito. Tapos, i-wrap nyo lang siya palabas. Palabas yung ikot. So, siguro mga 10 seconds. Or kung ma-feel nyo na dito na mainit na siya, pwede nyo na siyang i-release. So, yan. Yan ang first kulot natin. Next. Natatakot ako kasi baka mapasa ulit ako. Ang ginagamit ko lang na mirror is yung sa camera. So, palabas ulit. I-wrap nyo lang siya palabas. Yan! Ang ingay ni Mama sa labas. Ma, ang ingay mo! Okay, next. Dito naman tayo sa ilalim. And dito, yung gagawin ko naman is, di ba kanina palabas yung ikot na ginagawa ko dito sa curling wand? Ngayon, paloob naman siya. Paloob naman yung ikot. Careful! Baka mapaso ang tenga ko! Kita nyo, paloob yung ginawa ko. Nung binili ko para tong curling wand, may kasama siyang gloves, pero nawala ko na siya. Hinahayaan ko lang yung hair ko, siguro mga 10 to 15 seconds sa curling wand. And i-release ko na siya. Yan. So, paloob naman ulit. Palabas naman yung ikot ko. So, kung napansin nyo, aray ko, Anyways, tuloy pa rin. So, kung napapansin nyo, hindi same yung direction ng pag-ikot ko ng buhok ko sa curling wand. Paminsan paloob, paminsan palabas. So, mas okay kasi na ganun. Kasi pag same direction lahat, hindi siya magiging messy or hindi siya magiging wave. Basta hindi siya magiging ganun. Pero ganun yung gawin nyo para mas maging natural looking yung kulot ng buhok nyo. Yan. Paloob naman siguro. So, wala namang pattern ako. Kung ano lang feel kong direction, yun yung ginagawa ko. Basta hindi lang siya one direction. And alam nyo ba, pag nag-film ako, tapos nakakulot ako, yung likod ng hair ko, hindi siya nakakulot. Ito lang naunahan yung kinukulot ko kasi hindi naman siya makikita. Dito naman tayo sa kabila. So, dito, papaloob yung gagawin kong kulot. Ay, wait lang. Kuha ko ulit section. And then, wrap it. Ikot-ikot lang. Dito sa loob, sa ilalim. Feeling ko paloob lahat yung gagawin ko. Nahihirapan ako eh, hindi ko masyado makita sa mirror. Sa left side ako nadadalan kulutin yung hair ko. Nahirapan ako dito sa right side ko magkulot ng hair. Kaya nung napaso ako, ditong side rin. So, papakita ko lang sa inyo ng konti kung paano ko kinukulot yung likod ko. Kinakapkap ko lang talaga yung buhok ko pag nagkukulot ako sa sarili ko. Tapos, same din. Irarap ko. Yan. Hindi pala ako naglalagay ng spray nuts
sa hair pag tapos na ako magkulot. Kasi tumitigas yung hair, ayoko nang ganun. Gusto ko yung malambot lang siya tingnan. And mas magandang hindi lagyan ng spray net. Kasi pag tumatagal yung kinulot mo, naglo-loose na siya. Kaya parang mas natural yung effect niya. And that's it for today's video. Hope you guys enjoyed. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!